Kumusta kayong lahat? I hope everyone is in good condition and doing well. Welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, may sasagutin akong isang importanteng tanong at yon ay galing kay Mr. Erlando Rupido. Thank you, Mr. Rupido, for this important question. So kung gusto ninyong malaman kung ano ang tanong at kung ano ang sagot sa tanong na ito, tara, samahan niyo ako. Doon sa last na video ko about healthy lifestyle at yung pag-inom ng gamot na tama sa puso, diniscuss ko doon ang tamang pag-inom ng gamot para sa cholesterol. And Mr. Rupido, thank you for watching that video. At salamat din sa comment at tanong na ito. Tinanong niya kung normal ba ang cholesterol ay pwede pa rin magkaroon ng baradong ugat sa puso. The short answer is yes. Dahil hindi lang naman mataas na cholesterol or abnormality sa cholesterol ang nagko-cause ng pagbabara ng ugat sa puso. May mga iba pang conditions na pwede magsiging sanhi ng pagtaas ng risk or chance na magkaroon ng bara sa puso at yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang condition na pwedeng maglagay sa isang tao o pasyente na magkaroon ng pagbabara sa ugat ng puso ay ang hypertension or pagtaas ng blood pressure. It has been studied already in researches extensively na pag mataas ang blood pressure sa 140 over 90 consistently, ito ay nakakapagpataas ng risk ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso, heart failure, at pagkamatay dahil sa sakit sa puso. So it is very important na pag kayo ay may blood pressure na mas mataas sa 140 over 90, to get consult at uminom ng tamang gamot at healthy lifestyle para mapababa ito consistently sa 130 over 85. Ang diabetes or ang pagtaas ng blood sugar. Dahil ang diabetes ay hindi lang abnormality sa sugar metabolism, ito din ay associated sa abnormality sa pag-metabolize ng lipids or fat sa dugo. In fact, marami sa mga diabetic ang mayroong matataas na LDL or bad cholesterol at triglycerides. Pag sila din ay na-ultrasound, meron din silang fatty liver at yon ay isang sign na tumataas ang kanilang cholesterol sa kanilang dugo. Yung sugar din ay may direct damage to the blood vessels sa inner lining ng mga ugat at yon ay nagpapadulot ng pataas ng risk or chance na magkaroon ng baradong ugat sa puso. So, importante na pag ang isang tao ay mataas ang blood sugar na ito ay mapababa sa normal para mapababa din ang risk na magkaroon ng sakit sa puso. Ang isa pang risk factor ay ang obesity or mataas na timbang. Kaya sa mga pasyenteng mataas ang risk na magkaroon ng sakit sa puso, importante na magkaroon sila ng timbang na akma sa kanilang height or ang kanilang ideal body weight. Ang isa pa ay ang paninigarilyo. In fact, sa mga batang patients, ang paninigarilyo ay isa sa mga pinaka-importanteng risk factor. Ang paninigarilyo ay nakakapagpataas ng blood pressure. Ang mga chemicals sa sigarilyo ay nakakapagpataas din ng risk na magkaroon ng sakit o baradong ugat sa puso dahil sila ay may direct damage to the endothelium. At ang paninigarilyo ay nakakalapot din ng dugo at lahat ng factors na yan ay nagko-contribute para ang isang tao o pasyente ay magkaroon ng baradong ugat sa puso. Ang sedentary lifestyle or lack of physical activity ay isa pang rason kung bakit nagkakaroon ng baradong ugat sa puso. So, importante na meron tayong regular physical activity sa ating ginagawa araw-araw. Ang pag-inom ng alcohol ay isa ring risk factor dahil ang pag-inom ng alcohol ng labis kaysa sa moderation o kaysa sa recommended ay pwedeng magpataas ng blood pressure, pwede rin itong magpataas ng triglycerides. Again, lahat ng factors na yan might lead to heart disease ng pagbabara ng ugat sa puso. At ang isa pa ay ang family history. Especially kung meron kayong first degree relative, magulang, kapatid, na nagkaroon ng heart attack o sakit na baradong ugat sa puso na younger than 50 years old. Pag meron kayo nito, importante na magpatingin kayo sa inyong doktor kasi para magkaroon ng mga interventions o mga dapat gawin para bumaba ang risk na magkaroon kayo ng sakit sa puso o pagbabara ng ugat ng puso. Sa lahat ng mga ito, kung inyong mapapansin, ay they are modifiable or pwede silang gawa ng paraan. Kung kayo ay may mga ganitong risk factors, importante na magkaroon ng healthy lifestyle, importante na magkaroon ng healthy diet.
Mayroon akong video tungkol sa healthy heart diet at I hope you watch it and you practice it. Importante rin ang physical activity. Ang regular na physical activity tulad ng paglalakad for 20 to 30 minutes for at least 5 times a week ay makakatulong upang mapababa ang inyong risk. Kung kayo ay may hypertension, importante na mag-adapt ng healthy lifestyle at uminom ng gamot para bumaba ang inyong blood pressure. Kung may diabetes, kailangan mapababa ang blood sugar. Kung mataas ang inyong cholesterol, kailangan itong mapababa, especially ang bad cholesterol na LDL at triglycerides. By the way, sa aking future videos or uploads, pag-uusapan natin doon kung ang cholesterol ba ay masama talaga or ito ay may mabuti rin na idudulot sa ating katawan. So please watch out for it in my future uploads. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung kayo ay may comments, please do not hesitate. I-type nyo lang sa comment section below and I will try to read all of them and address them as much as I can. Yun nga lang, ito ay hindi equivalent sa consultation. Meaning, if I answer your questions, hindi yun equivalent na kayo ay nagpapakonsulta na dahil mas mainam pa rin ang totoong consultation like face-to-face or even online. Please subscribe to this channel, like the videos, and share them lalo na sa inyong mga kamag-anak or kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong klase ng kaalaman. Again, maraming salamat sa inyong suporta and I will see you next time.